Hi guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, meron po akong ituturo sa inyong isang editing application na maaari nyong magamit sa paggawa ng mga design. Lalo na kung gagawa ka ng mga brochure, flyer, poster, presentation, video presentation, kahit ano pwede mong magawa dito kay Canva. So bali ngayong araw gagawa tayo ng brochure, trifold brochure. So maglayout tayo gamit yung Canva. Ituturo ko sa inyo kung paano siya gamitin. And guys, bago ang lahat, promote ko na din yung sarili kong clothing line, yung Excite Clothing. Available na po siya for only 499 pesos. Napakaganda po ng quality ng damit. Hindi po kayo magsisisi. Promise. Sana supportahan nyo and pakilike na rin po ng Facebook page ng Excite Clothing. facebook.com/excitecloting. And kung gusto niyo naman mag-avail, pwede niyo po akong i-direct message sa Facebook page ko sa Marville or sa Facebook page po ng Excite Clothing. Ayun lang, umpisa na tayo sa ating tutorial. So, bali nandito na tayo sa ating Canva. So, type mo lang dito sa ating browser, canva.com. So, ito yung interface niya, makikita niyo dito sa kanyang landing page, no? So, magkikreate ka lang, magsasign in ka lang gamit yung Google account mo. So, dito makikita mo dito, meron silang mga templates, no? So, mas madaling makita dito sa templates. Punta ka lang dito, then, depende kung ano yung gagawin mo. So, halimbawa, gagawa tayo ng brochure. Click mo to. Okay. Then, gagawa nga tayo ng brochure. So, dito makikita mo yung mga template, no? So, makakakita ka dyan ng mga free and may mga paid. Then may mga pro. So pagka gumamit ka ng pro, mas maganda. Ano? Pero pwede ka mag-create dito gamit yung blank. Ito. So kahit hindi ka magumamit ng templated na brochure, pwede ka mag-create ng sarili mo. So click mo lang yon. So dito makikita mo yung pattern niya. Ano? So maganda kasi dito, meron na siyang naka-pattern na agad. So naka-fold siya ng tri-fold. So, halimbawa, create muna tayo ng background. So, gagamit ako ng black color. So, ito yon. Ito yung mga tools niya, no? Background. So, click mo lang dito. Pwede kang mag-search dito ng color mo, no? So, halimbawa, itim lang gamitin ko. Okay, na yan. Then, next natin, punta tayo ng photos. So, halimbawa, ito. Gagamitin ko ito mo. Itong background na ito. Pwede mo siyang i-resize. Gamit lang to. Yan. Drag mo lang siya pa ganyan. Yan. Then next, ang gagawin ko dito, palalabuin ko siya, no? So, ibababa ko yung opacity niya. Ito. Click mo to. Transparency. So, baba natin. Yan. Yan. Next natin gagawin, kukuha ako dito ng elements, no? So, gamit ako ng rectangle or rectangle. Yan. Click mo lang yan. Tapos, i-align lang natin. Tapos, pwede mong palitan yung kulay niya, no? Ito. Ito, color. So, pili ka lang ng kulay na gagamitin mo. So, pwede ka mag-type. Halimbawa, gold. So, type mo lang. Ayan. Then, bababa ko lang din yung opacity niya. Ito yung opacity dito sa Photoshop, pero dito sa Canva, transparency. So, baba natin ng konti. Ayan. So, nagkakaroon na siya ng design na, no? So, next naman natin gagawin dito is, halimbawa, yung name nung catering services tayo. Okay. So, pag na-type mo yan, heading yung ginamit ko, naka-bold font yun, malaki. So, pwede mo siyang i-drag. Ito kasi yung pinakang front, ito yung back, ito yung nasa loob ng brochure. Ayan. Ayan. Then next natin, mag-a-add ako ng subheading. So, halimbawa, services. Tapos dito, sa font, pwede mo siyang palitan. Control A mo lang para ma-highlights lahat, then punta ka dito sa taas. Andito yung mga settings nung text, no? So, halimbawa, hanap tayo ng font. So, ito, halimbawa, gagamitin ko. Click mo lang to. Ay, hindi. Ito na lang. Ayan. So,
So, pwede mo siyang itaas, no, gamit yung itong arrow dito sa keyboard. Click mo lang yun, tapos, ganyan. Kung okay na sa'yo dyan. And pwede mo yung position niya, ibaba mo siya ng konti, backward lang. Ayun. Tapos ito, pwede mo din palitan ng kulay. So, double click mo lang para ma-highlights lahat. Ito yung change ng color, no. So, palitan ko siya ng gold. Ito yung napili natin kulay kanina. So, ayun. So, align mo lang ng A-line pag okay na. Then, next natin. So, hanap naman tayo ng mga ilalagay natin dito mga pictures. So, halimbawa dito, punta ka ng photos. Pwede ka mag-upload dito, no. Pwede ka mag-upload ng mga image, no. Ayan, no. Halimbawa, katulad niyan. So, upload mo lang. Upload media. Kung saan siya naka-locate, so, pwede mo siyang i-upload, no. Pero, hindi na mag-upload. Pwede ka mag- search dito sa photos. Yun yung maganda dito sa Canva kasi all in siya, no. Pwede ka mag-search. So, halimbawa, ito. Ah, lagay ko. Catering. Ayan, no. Catering. So, halimbawa, kukuha lang ako dito ng mga, gagrab na ako dito ng photos, no. Pero makakita ka dito ng free and pro. Yung pro, may madalas niyan, meron niyan nakalagay na watermark, no. So, gagamit lang tayo ng free para mas maganda. So, ito. So, click mo lang to. Ah, papupunta na siya dito, ano? So, adjust mo lang, drag mo lang, tapos, ito. Ayan. So, ganyan, no? Mamaya na natin na-adjust lahat. So, kunin lang natin yung mga gagamitin natin image. So, wag to may watermark. So, anap lang tayo ng free. Ito, ayan. Natin. Ayan. Tapos, hanap pa tayo ng iba. So, halimbawa, ito na. Para pinakang main attraction. So, pwede mo siyang palakyan. So, halimbawa, ganyan, no? Yung brochure, no? Then, ito nga pala, pwede mo itong scroll up, no? O scroll down. Or yung mas iso-zoom in mo, zoom out. Ito. Zoom in, zoom out. Or control. Click mo yung control. Tapos, scroll. Ayan. Pero, mas maganda dito, sa baba. Ayan. Para makita mo lahat. Image. So, okay na. Okay ka na dyan. So, hanap naman tayo ng iba mga gagamitin natin dito. Pang decor dito sa ating brochure, no? So, pwede ka maghanap ulit dito sa mga element. Halimbawa, photos or graphics. Ganyan. So, click mo lang yan. So, halimbawa ito, naka-pro pero gagamitin natin. So, click mo lang din. Click natin dito sa itna. Depende sa design na gagawin mo. Ano. So, yan. So, pwede mo siyang palitan ng kulay. Pwede mo siyang palitan ng kulay. Halimbawa, pero yung kanina na lang ako kanya. Tapos next natin, no, lagyan natin naman ng text. So, pwedeng heading or subheading lang yung ilagay natin. Or pwede kang maghanap dito sa mga template dito. Ayan. So, pwede mong gamitin lahat yan. So, pero gagamit ako lang ng subheading. So, limbawa, book now. So, pwede mong i-adjust yung size, no? Ito. Ito yung size ng text natin. Ayan. Maliitin pa. Or, pwede mo na lang i-drag na lang para mas mabilis. Tapos, ito. Itong ano to, arrow na to. Kaya, pwede mo siya para mag-move muna mabilis din. So, change natin yung kulay. Palitan natin ng black. Tapos, palitan natin ng font. May napasamang text dito. Ayan. Tapos halimbawa, lalagyan mo pa ng mga description dito sa baba. So, ito naman. Dito na yan. So, liitan lang natin. Copy text na lang natin to para ano lang, sample lang naman. Tapos, so, halimbawa, example natin yan. Yan yung description.
or yung mga contact number na pwede mong ilagay. Pwede mo din gamitin itong arrow ha, pag i-adjust mo yung mga letters or any object dito sa ginagawa natin dito sa Canva. So ayan. So pwede ka ulit magawa ng isa pang text. Lagay naman natin dito sa baba. Wow, facebook.com. Natin ng kulay. Pwede yung lagyan namin yung adjust mo lang yung ano niya, size. Tapos ayan. Or pwede dito sa part na to, kung yung website niya halimbawa ayan, or halimbawa cateringservices.com, edit natin catering services. So ayan yung halimbawa yung kanilang website. Capital letter ko na lang lahat. Ito. Ayan din. Ito. Tapos, i-adjust natin. Halimbawa, yan. Gusto mo makita itong part na to. Para na, mas ma-align mo pa siya. Ayan. So, halimbawa to, gusto mo naman lagyan ng effects itong letter natin. Pwede naman. So, click mo lang itong effects. Yan. One click lang. So, halimbawa, pwede mo siyang i-hollow. Yan. Or, pwede mo babaan yung thickness niya, no? Sa hollow niya. So, kung ayaw mo naman, nan lagyan mo na lang ng shadow. So, halimbawa, ayan. So, pwede mo ibaba yung offset niya. Tapos, ito yung transparency. Ayan. So, ganun lang. Ano, wala. Ayan. Tapos, bagyan natin. So, ayun lang. Pwede ka nang gumawa ng ano dito. So, kung halimbawa, mayroon ka pang idadagdag naman na mga layouts or mga elements dito. So, punta ka lang dito sa graphics. Ayan. So, search ka lang ng mga pwede mong gamitin. Ano? So, marami pa dito. So, hanap tayo. Example. Ito. Ayan. Para magkaroon ka ng design. So, pwede mong edit yung kulay. Ayan, tapos na. So ayun guys, nakagawa tayo ng brochure dito gamit yung Canva. No? So sobrang easy lang gamitin. And di mo na kailangan mag-upload, di mo na kailangan mag-download ng mga ano. Kasi matik, meron ka makukuha agad dito sa Canva. So ganun kadali gamitin itong Canva.